Ika-apat na kabanata. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi sa akin, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari pa pagkatapos nito." At biglang napailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu. At nakita ko sa langit ang isang trono, at doon ay may nakaupo. Ang anyo niya'y maningning na parang mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono, at may nakaupo roong 24 na pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa kanilang ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulong. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulok. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon. Katulad naman ng baka ang pangalawa. Kamukha ng tao ang pangatlo. At katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. Ang bawat isa ay may tig-a-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila sa araw at gabi. Banal! Banal! Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili."